Chinky, paano ba talaga umaman? Gusto nyo bang malaman ang sikreto ko? Kung gusto nyo malaman, i-reveal ko na po sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang World Coach. Thank you very much for tuning in this channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, alam na this. Okay, usapang yaman po tayo kasi marami nga nagtatanong sa akin, Chinky, ano ba talaga ang sikreto ng pagyaman? Siyempre, aside from sipag, tiyaga, disiplina, lahat given factor niyan, siyempre kasama na rin definitely ang Diyos, si Lord sa equation po natin. If I can only share to you one idea and secret, is this. You should learn how to learn the process, system, and methodology. What do I mean? A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process and the system and the methodology of baking a cake. If you know the process, system, and methodology of baking a cake, you will never run out of cakes. Agree? Likewise, a lot of people want to become rich, but only a few people want to learn the system, methodology, and process of becoming rich. So it's important for you to understand yung tinatawag nating methodology and process. Kasi alam mo kung ikaw natuto ka, marami pong benefits. Like for example, why proven method works? Ito lang. Number one, it creates consistency. Like for example, franchising, di ba? Bakit siya nag-successful? Kasi sa lahat ng mga Jollibee na pinupuntahan po natin, consistent ang food product at the same time yung food quality and food taste all over the Philippines. Agree? Kaya nga siya successful. Number two, efficiency. Kasi pag kami system kami, method kami, process ka, it saves time, resources, and it saves you from trial and error. Agree? Imagine mo, di ba? Pag wala siyang system o method, hindi nila alam kung gaano karaming powder ilalagay sa Chicken Joy, di ba? Magiging maalat or baka walang lasa. Number three, once you have a system, ang kagandahan niyan, it also provides expertise. When say expertise, yung natututunan po natin ay galing na po sa mga experts. Wala ka ng trial and error, mababawasan. And number four, ang kagandahan, pag may system and method kang sinusundan, adaptable ka. And this can be adapted to very different situation. As a matter of fact, kahit na dalhin mo yung franchising system, ang pagluluto sa Amerika, yung Jollibee, nag-work pa rin siya. Agree? So, the next flip side, what happens kung wala naman tayong method na sinusundan, process or system? O number one, inconsistent. So, yung food quality na lumalabas, inconsistent. Likewise, yung income na kinikita mo, inconsistent. Hindi nyo ba napapansin? Number two, inefficient po siya. Bakit po? Eh, syempre, may trial and error. Maraming pagkakamali. Ganun din po nangyayari sa ating finances. Gumagawa tayo ng pera, pilit tayo ting kumita ng pera, magpalago ng pera. Since wala tayong system na fina-follow, ano po nangyayari ending? Panay mistakes, panay lugi, panay scam. And then, it also creates what we call as uncertainty. Diba? Walang roadmap eh. And last, yung risk factor. Napakataas ng risk. Imbis na kumita, eh malulugi. Kaya nga, if we look at this, sa palagay nyo ba, system, methods, process is very important? Pakitype lang sa comment section. So, para sa mga nagsasabi ng important, i-continue na to because i-reveal ko na po sa inyo towards the end kung ano po tong methodology na ito. Pero bago ko ipag-usapan yan, pakita ko lang sa inyo ang mga popular methods right now in the field that works. Number one, alam mo pinaka-popular na method, yung SMART goal. Alam na po natin yan. Setting goal, it must be specific, measurable, achievable, relevant, time-bounded. Diba? Next, pag business ka or let's say may campaign ka, you must learn how to do the SWOT analysis. It's a methodology. You try to look at the strength, weakness, opportunities, and threats of yourself at the same time your competition. Another methodology in Japan that works, talaga yung culture po nila, they introduce the Kaizen, di ba? Methodology. Ang ibig sabihin po niya ng Kaizen methodology is change for the better. Ang sa kanila kasi if it's not broken, you break it to improve it. Ganun po sila mag-isip. Kaya nga they're always ahead of the others. Kaya nga, if you have methodology, will you become successful? Type yes if you believe so. So my next question, do you want to become successful sa iyong finances? If you want to become successful, the question is, nabalitaan mo na ba itong CHIP method? CHIP method, C-H-I-P. O, ano ba tong CHIP method bago ko i-reveal sa inyo? Siyempre, babatiin muna natin si Jamela Evasco. At the same time, si Mr. Busyman. Okay. At siyempre, si Chase 0.2. Okay. So, right now, i-reveal ko na po sa inyo ang CHIP method. Ano ba tong CHIP method na ito? Ang CHIP method po ay apat na bagay lang. First is
create, okay? Second is handle, third invest, fourth is protect. Create, handle, invest, and protect. Iisa-isahin po natin yan. Okay, ano ibig sabihin ng creation? Kailangan po tayo matutong gumawa at lumikha ng pera. Bakit? Kasi wala tayong isa-save pag wala tayong pera. Wala tayong iba-budget pag wala tayong pera. Wala tayong pang-i-invest pag wala tayong pera. Tama o mali? Kaya nga, it's very important for you to create o tinatawag natin multiple. Oo, multiple. Everybody say multiple. Multiple streams of income. Di lang pwede pong iisang ating income. Kasi pag iisa lang po ang ating income, nako, mauubos talaga. Number two po, it's handle. Everybody say handle. Bakit? Kahit magaling ka mag-create ng pera, pag hindi ka marunong humawak ng pera, ubos pa rin ang iyong pera. Agree? Yes! It's not how much money you make, it's how much money you keep. Sa totoo lang, nung maliit ang sweldo, napagkakasya, nung lumaki na, nagkulang na, nagkautang pa. Agree? Kaya nga, when you talk about handling, there are three things that you need to master. O, sulat nyo to ha, tatlo. Save, budget, and debt. Save money, learn how to manage by budgeting, and get out of debt. Okay? Kahit na magaling ka mag-create, pag hindi ka marunong handle, ubos ka. So after you learn how to create, how to handle, let's go to letter I. I is invest. Bakit natin kailangan matuto mag-invest? Reality is the moment you stop working, you stop earning, but you and your family doesn't stop spending. You need to learn how to create passive. Everybody say passive income. Passive income, ang ibig sabihin po niyan, even if you stop working, your sources of income will never stop. And last, kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to protect. Oo, ano itong protect na ito? Alam mo, ubos pa rin ang iyong pera. What do I mean? May kakilala ba kayong tao na mga nagka-COVID noong 2020 na ospital? Magkano ang hospital bills? 100,000 at 1,000,000. So ano po nangyari? Lahat ng creation, handle, investment, lahat ubos. Wipe out back to zero. So protecting your finances from unforeseen events will help you to reduce financial stress and give you peace of mind. So, why will the CHIP method work? Okay, number one, kasi holistic ang approach. Hindi lang siyang one area, apat na area. Number two, proven and effective na ito. Number three, nako, may long-term benefits to. Kasi ang iniisip lang, hindi lang pangkasulukuyan, ang iniisip din ang hinaharap. Now, my question to you is this. Ito yung tanong ko po sa inyo. Kayo ba naniniwala pag in-implement nyo itong CHIP method na ito, magiging successful po kayo? Type yes kung kayo ay naniniwala. What if I can help you step by step, i-guide kita, i-coach kita to be able to apply this CHIP method, will you be interested? And if you say, yes, I'm interested, okay, ito yung gagawin mo. Keep watching this video and I will share with you, okay? Nasa comment section po siya ngayon. Puntahan nyo na sa comment section. You will watch a video and you will learn on how I can be able to guide you through the CHIP method. Maraming salamat po for joining. I hope that you appreciate this. Create your own system. Create your own formula, create your own process, and do it over and over again. Pag yan ang ginawa mo, yan ang sikreto ng mga yumayaman. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.